Maraming salamat sa ating mga member. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal, mga idol. Shoutout tayo sa ating mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, at sa mga blind community. At sana, idol, huwag niyong i-skip ang ads, mga idol, at saka paki-share na lang at paki-likes pang dagdag gastos na din para sa aking karawan ngayong March 7, mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nasusugatan na ng malubha nitong si Gutor ang mga aswang, at sa tingin ng bata, iilang sandali na lamang kaya na niyang mapatay ang mga ito. Muling ipinitik ng bata ang kanyang kadina at agad na pumain lang ito sa ere. Matapos iyon, mabilis nang umataki ang kanyang kadina doon sa mga aswang. Kahit na isang braso lamang ang kanyang kayang magagamit, walang ipinagbago pa rin sa kakayahan ng bata doon sa kanyang mga kadina. Nakakaiwas naman agad ang dalawang mga aswang. Ngunit kasabay sa pag-atake ng kadina ng bata, sinabayan din ito ng bata sa pag-atake. At bit-bit naman ngayon nitong si Gutor ang kanyang punyal. Walang kaalam-alam ang dalawang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon, nasa kanilang likuran na ang bata. Bukod kasi sa abala ang mga aswang sa kanilang mga ginagawang pag-ilag sa mga kadina nitong si Gutor, napakabilis kasi ng ginawang kilos nitong si Gutor na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong nakarating doon sa likuran ng dalawang mga aswang. Kaya bago pa napansin ng mga aswang ang ginawa nitong si Gutor, agad nang naitarak ng bata ang kanyang hawak na punyal doon sa liig ng isang aswang. Gulat na gulat ang mga ito. Unang-una, nang hihina na din ang kakayahan ng mga aswang para maramdaman ang presensya ng mga makakalaban, dahil na rin sa paggamit ng mga ito ng makailang bisis sa kanilang mga usal, at maraming mga sugat na din ang mga ito sa kanilang mga katawan. Pangalawa, napakabilis din kasi ng kilos ng batang si Gutor. Nang mapagtanto nitong si Gutor na patay na ang isang aswang, agad niyang inatake naman ang isa pa. Ngunit agad itong lumayo sa kanya. Nakalayo man ang aswang galing sa batang si Gutor, ngunit hindi sa kanyang kadina, dahil mabilis na muling pumain lang sa ere ang kanyang kadina at natuhog ang katawan ng aswang doon sa matulis na dulo nito. Ilang sandali lamang, bumagsak na ito sa lupa at nawalan ng buhay. Biglang tumahimik na ang kapaligiran. Agad din na nagpalingon-lingon itong si Gutor. Nakikita niya sa paligid ang mga nauuka na mga lupa at mga nabibiyak na bahagi sa mga ito. Nagkalat din ang apat na mga bangkay na mga aswang. At agad din na tiningnan itong si Gutor ang kanyang kaibigan na si Carlo. Pagkatapos, nakita niyang nakahiga na ngayon itong si Carlo at hindi na iyon gumagalaw pa. Samantalang napansin itong si Gutor na wala na din doon ang presensya ng commander ng mga rebuilding mga aswang, kaya agad na napagtanto ng bata na maaaring tinalo na ng kanyang kaibigan ang commander ng mga aswang. Pagkatapos, agad nang tumakbo itong si Gutor. Kahit na nakakaramdam na siya ng panghihina sa kanyang katawan at namamanhid pa rin ang kanyang isang braso sa mga oras na iyon, ngunit hindi na ito inaalintana ng bata, dahil nag-alala ito sa kalagayan ng kanyang kaibigan na si Carlo. Pagkalapit nitong si Gutor, agad niyang pinulsuhan ang matalik na kaibigan at napagtanto niyang nawalan lamang ito ng malay, marahil sa sobrang pagod at paggamit sa mga kakayahan. Agad nang pinasan ito ng batang si Gutor, at sa tulong ng kanyang mga kadina, nadala ito ng bata at naglalakad na ngayon itong si Gutor papunta doon sa bahay nila ni Carlo. Plano din ng bata na dumaan muna doon sa mga kamalig sa pag-asang baka nando doon ang ama nitong si Carlo na si Buhawi at sina Manong Udo, pati na rin ang kanyang tiyuhin na si Elias. Makalipas ang ilang mga minuto, mas lalong nakakaramdam na ngayon ng panghihina sa kanyang katawan itong si Gutor.
Ngunit pinilit niya talagang makarating doon sa may kamalig. Pagdating nito doon, agad na nakita sila ni Elias at Manong Udo na sa mga pagkakataon na iyon nagbabantay doon sa gilid ng mga kamalig. Nung una, takang-taka ang dalawa. Nang masilayan nila at makikilala ang mga bata at nang mapagtanto ng mga ito na mukhang nangangailangan ng tulong ang dalawang mga bata, nag-unahan na sa pagtakbo ang dalawa para salubungin ang mga bata. Kita nilang pasan-pasan itong si Gutor, itong si Carlo. Kaya batid nilang may mga nangyayaring hindi kaya-aya talaga sa mga ito doon sa dulo ng palayan. Nang makalapit na sina Manong Udo at Elias doon sa kinaroroonan nila ni Gutor, agad na tinulungan nila ito at wikang tanong agad nitong si Elias sa kanyang pamangkin. Gutor, ano ba ang mga nangyayari doon sa kubo? Ngunit napansin nilang parang mawawala na din ng malay ang kanyang pamangkin. Kaya agad na binitbit na ito ni Elias. At ang wika nito kay Manong Udo. Manong Udo, mukhang kinakailangan muna natin na gamutin ang dalawang ito. Natitiyak kong may mga nakakalaban ang mga batang ito doon sa kubo. Nagtataka man itong si Manong Udo at palaisipan sa kanya kung sino ang mga maaaring nakakalaban ng mga bata. Agad pa rin na tinulungan niya ang mga ito. Binitbit nitong si Manong Udo, itong si Carlo. At pagkatapos, mabilis na dinala doon sa maliit na kubo na nandoon sa gilid ng kamalig. Agad nilang ginising sina Buhawi at ipinalam ang nangyayari doon sa dalawang mga bata. Agad naman na wika nitong si Buhawi. Mukhang nanghihina lamang ang kanilang mga katawan, Manong Elias. Dalhin natin ang dalawang ito doon sa aming bahay. Magagamot ang mga ito ni Maya. Manong Elias, Manong Udo, subukan ninyong puntahan ang dulo ng palayan doon sa kubo. Sino kaya ang mga nakakalaban ng mga batang ito? Matapos iyon, mabilis na dinala nila ni Buhawi ang dalawang mga bata kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan at sina Manong Udo naman at Manong Elias kasama pa ang dalawang mga tauhan itong si Buhawi. Mabilis nang pinuntahan nila ang dulo ng palayan. At pagdating ng mga ito doon, naabutan nila ang ebidensya ng matinding bakbakan na nangyayari doon sa lugar. Nagkalat ang mga putol ng sanga ng mga puno ng kahoy, nababali ang mga puno ng saging, nauuka at nabibiyak ang mga lupa sa paligid at naabutan nila doon ang mga bangkay ng mga aswang. At dito pa nila napagtanto na mga aswang ang mga nakakaharap ng dalawang mga bata. Agad na wika nitong si Elias. Manong Udo, may mga aswang ang umaatake sa mga bata at natitiyak kong hindi mga pangkaraniwan ang mga aswang na ito. Hindi na kasi nila nakikilala ang pagmumuka ng mga aswang dahil nagsimulang naaagnas na ang mga pagmumuka at katawan ng mga ito. Kaya pala isipan pa rin para sa kanila kung anong klaseng mga aswang at saan nanggagaling ang mga ito. Natitiyak din nitong si Manong Udo na hindi pagnanakaw ang pakay ng mga aswang na ito. Uwi ka ng matanda doon kay Elias. Natitiyak ko din, Elias, na hindi pagnanakaw ang pakay ng mga aswang na ito. Batay sa mga pinangyarihan ng labanan, mukhang sinadya talaga ng mga aswang na ito na umatake dito mismo sa kubo. Ibig sabihin lamang, mukhang ang mga bata talaga ang kanilang pakay. Matapos iyon, mabilis na nilang nilinis ang buong lugar. Nag-uusal din ang mga ito ng mga orasyon na pangtaboy sa mga masasamang mga espiritu. Binitbit din nila ang mga bangkay ng mga aswang at pagkatapos sinunog nila ang lahat ng mga ito. Samantalang doon naman sa bahay nila ni Buhawi, agad nang nilapatan nila ng mga kaukulan ng mga gamot sina Gutor at Carlo. Katulong nitong si Buhawi ang kanyang asawa na si Maya. At matapos iyon, makalipas ang ilang mga minuto, dahan-dahan na nagmulat na ng mga mata itong si Carlo. Sumunod na din na nagising itong si Gutor. Nawalan din kasi ito ng malay kanina
bago sila magpunta dito sa bahay nila ni Buhawi. Agad na tanong nitong si Buhawi doon sa dalawang mga bata. Gutor, Carlo, sabihin na ninyo ang lahat ng mga pangyayari. Sino-sino ang mga nakakalaban ninyo? Dito na inilahad ng dalawang mga bata ang buong kaganapan doon sa dulo ng palayan at kung sino ang kanilang mga nakakalaban. Kaya gulat na gulat sina Buhawi nang mapag-alaman nilang ang grupo pala nila ni Manong Luga ang mga umaatake sa kanila. At nagtataka ang mag-asawa dahil sa ilang araw na nakakasalamuhan nila ang mga ito. Hindi malamang nila napansin at napakiramdaman ang tunay na mga katauhan ng mga ito. Kaya agad nilang napalagay na kakaiba nga ang tangan na lakas ng mga aswang na iyon. At mabuti na lamang kakaiba din ang lakas ng dalawang mga bata. Dahil kung hindi, maaaring napapahamak na rin ang mga ito. Natitiyak din itong si Buhawi na may mga kasamahan pa ang mga aswang na ito. Dahil kung totoong commander nga sa mga rebuilding itong si Manong Luga, maaaring marami pang mga tauhan ito doon sa bukirin ng Kansili. At ayaw na nitong si Buhawi na maulit pa ang mga pangyayaring ito. Ayaw sana niyang kalabanin ang mga rebuilding mga aswang dahil ayaw nga niyang may mga madadamay sa kanyang mga tauhan. Ngunit mukhang hindi sila patatahimikin ng mga aswang na ito. Kaya sa isip ngayon nitong si Buhawi, mas nakakabuting patatahimikin na ng tuluyan ang lahat ng mga kampon ng kadiliman doon sa bukirin ng Kansili. Ang wika nitong si Buhawi doon sa kanyang asawa na si Maya. Maya, bukas na bukas din, kailangan nang mawakasan ang kasamaan ng mga rebuilding aswang na ito. Kung kasama doon sa mga namatay ang kanilang commander, kaya maaaring nagkakagulo na ang mga ito dahil wala nang mamumuno pa sa kanila. Gagalugarin namin bukas ng umaga ang kagubatan ng Kansili at tapusin ang mga aswang na ito. Walang tutol naman itong si Maya sa plano nitong si Buhawi. Ang dalawang mga bata naman gustong sumama pa rin ng mga ito sa pagpunta doon sa bukirin ng Kansili. Kahit na ayaw sana nitong si Buhawi na payagan ang dalawa para mapagpagaling muna ng mga ito ang kanilang mga natamong pinsala at sugat sa kanilang katawan. Ngunit nagpumilit pa rin ang dalawa na sumama. Ayon naman kay Carlo, nang hihina lamang ang kanilang katawan dahil sa sobrang paggamit sa mga usal. Hindi naman ganon kalala ang kanilang mga natamong mga sugat at mga pinsala sa kanilang katawan. Kaya sigurado ang dalawang mga bata na gagaling na ang mga iyon kinabukasan. Sa gabing iyon, pinulong na din agad nitong si Buhawi sina Manong Udo at Ilyas tungkol sa kanyang plano. At dito pa na pag-alaman nitong si Buhawi na may mga kasabwat pala ang mga aswang na ito doon sa kanyang mga tauhan at iniisa-isa nila ang mga ito hanggang sa nasukol na nila ang mga kasabwat ng mga aswang na galing din doon sa bukirin ng Kansili. At dahil walang magagawa na ang mga ito, nangangako na lamang ang mga ito na ituturo nila ang kuta ng mga rebuilding mga aswang kapalit sa pagpapalaya sa mga ito. Kinabukasan, maagang umalis ang grupo nila ni Buhawi. Kasama nito sina Ilyas, Manong Udo at ang dalawang mga bata. Kasama din nila sina Manong Chris. Dala-dala ng mga ito ang kanilang mga armas at iilang mga kagamitan. Wala pa kasing kasiguraduhan kung makakabalik agad sila mamayang gabi o bukas. Kaya maraming dala ang kanilang grupo at pati na rin mga pagkain para sa konsumo nila doon sa ilang araw na panatili doon sa bukirin ng Kansili. Kasama din nila sa mga pagkakataon na iyon ang tatlong mga taga roon sa bukirin ng Kansili na sinasabing mga kasabwat ng mga aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, binabaybay na ng mga ito ang kakahuyan. Doon na sila dumaan sa gilid ng ilog paakyat doon sa bukirin. Ayon kasi sa mga tauhan itong si Buhawi na taga roon sa bundok na iyon, mas mapabilis ang kanilang paglating kapag doon sila dumaan.
Ngunit dala na rin na naging kasabwat ang mga ito ng mga aswang, hindi pa rin ibinababa ng mga ito ang kanilang mga depensa at mga poder. Ang sa isip kasi ng mga ito, baka ipinagkanulo pa sila doon sa mga aswang. Makalipas pa ang ilang mga oras, tuluyan na nilang narating ang bukirin na sinasabing kuta ng mga aswang. Hindi na sumama pa ang mga tauhan nitong si Buhawi sa kanilang pagpasok sa kuta ng mga rebuilding mga aswang. Nagpapaalam na ang mga ito na bumalik doon sa kanilang mga tirahan. Hinayaan na lamang din ni Buhawi ang mga iyon. Batid kasi ng mga ito na totoo ang kanilang mga pinagsasabi. Simula kasi sa kanilang kinatatayuan ngayon, nakakaramdam na ang mga ito ng mga presensya ng mga kampon ng kadiliman. Wika nitong si Buhawi doon sa kanyang mga kasama. Tara na, Manong Elias, Manong Udo, papasukin na natin ang kanilang kuta. Wala tayong ititirang buhay sa mga ito. Matapos iyon, naglalakad na ang kanilang grupo at muling sumuot pa doon sa malalagong mga kakahuyan. Bit-bit na ng mga ito ang kanilang mga armas na hinugot na nila sa pagkasuksok sa kanilang tagiliran. Nakapagkarga uli ang mga ito ng mga malalakas na puder at mga usal na sabulag. Ngunit inaasahan na ng mga ito na maaari na silang maramdaman ng mga aswang. Maaaring may mga kasamahan ang mga iyon na mga matatandang aswang na kayang makapag-usal ng mga mas malalakas na orasyon at mayroong kalakasan din sa mga pang-amoy at pakiramdam. Habang naglalakad sina Buhawi doon sa ilalim ng mga nagsilakihang mga punong kahoy, dito nila naramdaman ang malakas na presensya ng mga aswang. Kaya agad nawika nito sa kanyang mga kasama. Punyeta, kailangan muna natin ang magtago, Manong Udo. Mukhang may mga papalapit na mga aswang sa ating kinaroonan. Kaya mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa malalagong mga damuhan at doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy, habang mariin ang nakikiramdam sa buong paligid. Sinipat-sipat din ng mga ito ang unahang bahagi hanggang sa masilayan nila ang mahigit sa 10 ang bilang ng mga aswang na naglalakad sa kakahuyan na iyon. Napabuntong hininga itong si Buhawi. Ang inaakala kasi niya kanina na nakita at naramdaman na sila ng mga aswang. Kaya nga ang mga presensyang papalapit sa kanila ay maaaring sila ang pakay ng mga ito. Hindi pa pala, dahil mukhang naglilibot lamang ang mga aswang na iyon doon sa kakahuyan. At magandang pagkakataon pa iyon para sa kanila, dahil agad nilang masusundan ang mga ito kung sakaling pabalik na ang mga iyon doon sa kanilang pinakakuta. Ilang sandali pa, biglang tumigil ang mga aswang sa kanilang paglalakad. Tumigil ang mga aswang na iyon malapit lamang sa kanilang mga pinagtataguan. Lahat ng mga ito ay tumigil at pagkatapos sumisinghot-singhot. Agad nang naalarma itong si Buhawi. Baka kasi maamoy pa ng mga aswang na ito ang kanilang mga pinagtataguan. Kaya suminyas na itong si Buhawi kay Elias na kailangan na nilang humanda. Habang ang mga bata naman na sina Carlo at Gutor, maingat at lihim nang gumagapang na din ang dalawa papalapit doon sa kinatatayuan ng mga aswang. Sa tingin kasi ng mga ito, naamoy na sila at naramdaman. Kaya sa kanilang isip, mas mabuting uunahan na nila sa pag-atake ang mga aswang na ito. Makalipas ang ilang mga sandali, narinig nila ang mga mahihinang angil ng mga aswang at pagkatapos, agad na rin na umalis ang mga ito doon sa kanilang pinagtataguan. Napamura itong si Buhawi. Hindi pa kasi oras para labanan ang mga ito. Kailangan mo nang matunto nila ang kuta ng mga rebuilding mga aswang, at doon na nila kakatayin ang lahat ng mga ito, at wala silang hahayaan na mabuhay at makakatakas pa.